Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo, programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes Yes Yo, Topacio! Yeah, mga kasama, Lunes na Lunes ay gulo na naman dito sa Yes Yes Yo Topacio. Oras natin alas 11:07 ng umaga. Yan, at si Tala ba ay magjo-join? Ba nawawala si Tala? Missing in action. Anyway, sa ngalan po ni Tala Zaldivar, ang anak ng Mayon, laging Magayon. Kaya pala nag-aalboroto Mayon eh. Wala si Tala. Nahanap niya yung kanyang anak. Anyway, ito po programang ito at lahat ng programa dito sa DWIC 882. Todo lakas ay mapapanood sa free digital TV at channel 23 na kilala rin sa pangalang IZTV. At syempre po, hanap-hanapin lang sa mga digital black boxes katulad ng TV5. Ano ba yan? Mali! TV Plus! Around TV5, hindi pa yata matutuloy yung merger. At magkakandaloko-loko yata ang franchise ng ABC5 pagka natuloy. Ha? Kung sakasakali, NTC ayaw din. Ini-expose din ni Congressman Marcoleta. At syempre sa GMA Affordabox, sa Sulit TV, at sa iba't ibang mga digital applications. Ha? Katulad ng YouTube On Demand, FB Live. Ha? Meron din pong yung mga live Chuba Chenes dito sa internet natin. Hanapin nyo lang DWIC Live. Mahahanap nyo po yun. Ngunit audio only. Kung gusto nyo na masilaya ng aking gandang lalaki. Oh, yeah. Ay, dapat FB Live o YouTube On Demand. Yan. Oh, nag-trending pala kahapon yung Ninoy is not a hero. Oo, wala na, naawa na nga lang ako. Kahapon ako'y pumunta doon sa final cut. Well, 90% final cut nung pelikulang Mama Sapano. At napadaan ako sa EDSA kasi sa scout castor po yung aming studio, yung post house ang tawag doon, kung saan pinopost production. Nadaan po ako, may isang nagtatalumpati doon sa EDSA Shrine at may mga limang nakikinig. Diba? Nag-slow down pa ako eh. Binilang ko pa eh. Lima. May mga media, marami-raming media, siguro mga walo. May mga police, siguro mga 20. Yun ang audience niya. Limang tao, 8 media, 20 pulis. Marami kami na rin, hindi na masama. At least hindi siya muntanga doon. Walang kausap. Alam nyo, kasi napapanahon na, sayang lang ang salapi ng bayan dyan sa EDSA People Power Commission. Buwagin na yan. Kung kayang buwagin yung PACC, yung Philippine, yung Presidential Anti-Corruption Commission na marami pong nagawa na mabuti nung panahon ni Pangulong Duterte. At hindi naman na po natin kine-question yung pagbuwag niyan, ha? Karapatan niyan ng ating Pangulo, ng kasalukuyang Pangulo. Eh, pero sana buwagin na rin yung EDSA People Power Commission. Huwag na rin gawing holiday ang August 21. Although magagalit yung mga bata sa akin ito, ha? Kasi gusto nila yung holiday na yun, eh. Pero huwag na, iba na lang. Kasi wala na pong saysay sapagkat wala nang nagdiriwang kasi... you know, you can only go so far sa isang narrative na katang-isip lamang. Propaganda lamang. Ginamit lamang para maisulong ang personal na interest ng isang grupo na matanggal si Pangulong Marcos para sila ang pumalit. Sayang na po yan. Wala na yan. Irrelevant na yan August 21. Ha? Nasa kasaysayan na natin yan. Hayaan nyo na. Bago, ang dami-dami pang nagsasabi sa social media. Pinapatay daw ni Marcos si Ninoy.
eh pambihira, nagkaroon na ng commission, yung Agrava Commission, noong panahon ni Marcos. Sinabing hindi naman umabot kay Marcos ang responsibilidad. O sige, sabihin na natin, eh nakasakapangyarihan si Marcos noon, siyempre takot ang mga yan. Oh, eh nung nawala si Marcos, naging pangulo si Cory. Oh, pati hindi inimbestigahan, so yung sino talaga nagpapatay kay Ninoy. Oh, ang pumalit kay Cory ay si FVR, ha, isa sa mga namuno sa EDSA Revolution. Hmm. At yan po ang successor na handpicked, pinili ni Pangulong Corazon Aquino mismo. At may alegasyon pa nga, hindi ko sinasabing totoo ha, alegasyon, na si Miriam Defensor Santiago ang dapat nananalo, ngunit dinaya. O, bakit hindi na-discover kung sino talagang pumatay kay Ninoy? O, eh, tao nila yon. O, pumalit niya si Erap. Sabihin na natin si Erap ay walang simpatya kay Ninoy kasi tapat yan kay Pangulong Marcos. O, pumalit na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. O, hindi naman kakampi ng mga Marcos. O, di ba? O, hindi na rin nalaman. O, sabihin na natin, wala namang interes si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pumalit. Isang Aquino na naman, anak pa ni Cory. O, anim na taon na naman. Wala pa rin nangyari. O, bakit ganon? Bago sasabihin nyo, pinatay ni Marcos. Wala kayong katibayan, kaya tumigil na kayo. O, diba? Ay naman eh. Okay, so, wag na yan. Ang dami-daming problema ng ating bayan. O, katulad dito. O, yung ito palang asukal ay hindi pa rin nawawala, hindi pa rin natatakpan ng tamis. Yung asukal na ito. At tuloy-tuloy na ito ay pumapait. Oh. At ito na nga, uumpisahan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ngayon ni Senator Francis Tolentino. Bukas na pala. Bukas. Bukas na bukas din eh. At tinaumpisahan yan, ha? At hindi kayo makakalusot. No. At ipatatawag ang mga dating mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration na binanggit ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito yung ng mga nag-resign na mga opisyal. Si Sebastian, si Beltran. Sino pa yung isa? At nagnais daw nilang malaman kung ano talaga nangyari, kung paano napalusutan. Sana anyayahan na rin ang executive secretary sapagkat yan namang mga yan ay resource persons. At sabi naman po, ito, maliwanag naman ang pagkasabi ni kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Francis Tolentino na gagalangin ang karapatan ng lahat ng resource persons, hindi hihiyain at hindi pwedeng walang katapusang wakas. Pelikula ni ano yan? Pelikula ni sino yan? Si Gina Morales, di ba? Yung horror, walang katapusang wakas. Hindi pwedeng walang katapusang wakas ang investigasyon. Kaya nga swerte itong mga to at maayos ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, ilang beses na rin akong umaten bilang abogado dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang mga naabutan ko dyan, si Nene Pimentel, yung tatay ni Coco Pimentel. In fairness, maayos naman si ang nasirang Nene Pimentel sa pamamalakad. Medyo mahigpit pero tama lang. Yung si Gordo na mabigat, yung fertilizer fund scam sa kanya, yung Dengvaxia sa kanya, okay naman yung Dengvaxia actually eh. Ha? Okay yung Dengvaxia. Ninja Caps, okay naman. Etong nangyari lang sa Pharmaly, medyo sumobra. Kaya siguro nagka-backlash ay nagalit sa kanya yung mga taong bayan. Yung Bangladesh Bank scam, ako'y nag-abogado ron. Maayos si TJ Gingona, in fairness ha. Yan eh, anak ni dating Senate President at Chofisto, tama no? Chofisto Gingona. Natatandaan mo, Wener, yung kanyang commercial. Noong tumatakbo siya, Gingona, Gingona, Gingona. Oh, okay.
maayos. Ito sa ito ay mukhang sabi naman niya ay maayos tayo, hindi nating gagawing instrumento 'yan para hiyain, ha, o bastusin, o ha, o pasalain ang kahit sino. At sa kabila no pong iskandalong ito ay napalitan na naman. May mga na-appoint na po as nakapalit ng mga nagbitiw sa pwesto. Ha? Congratulate natin si David John Tadeus Alba na hinirang bilang acting administrator ng SRA. Ano ba yung acting administrator sa ano sa Tagalog? Acting, maarting tagapangasiwa. Hindi. Overact. Artistahin. Ay, hindi naman, ano? Pansamantala ba? Pansamantalang tagapangasiwa. Na-appoint din si Pablo Luis Ascona, ha, bilang kinatawan ng mga nagtatanim ng tubo. Ha? Yan, at si Maria Mitzi Mangwag. Ha? Ito naman yung mga yung nagre-refine, yung ginagawa nilang yung tubo, ginagawa nilang asukal. Yan. Oh, so napalitan na yung tatlong nagbitaw, doong nagkaroon ng kandaloko-loko at nagkandaleche-leche yung asukal. Yan. Pero sabi naman ni Senator Tolentino, hindi porket nagbitiw kayo, bibitiwan na rin namin ng investigasyon. Ha? Ay dapat malaman natin bakit nyo gusto, o totoo ba? Hindi ko sinasabi, ha, na merong natotoo ito. Pero sabi, binunyag si Senator Subiri, di ba yung privilege pitch niya, na may tongpats daw. Tongpats, patong, na 50 pesos kada bag. Yan. Kaya, kung titignan natin yung 300,000 at yan, ha, 300 million kung 50 pesos. Kung ano naman, kung 100 piso naman, ay 600 million. Kung 200 piso naman, ay 1.2 billion. Oh, kung 300, huwag na nga, haba na pahaba tayo. Okay, ha, oh. At eto nga, ito pa rin sa topic ng asukal, yung shortage, yung sinasabing nagkukulang, ha? Ito nga, ang sinasabi rito ay tama pala yung sinasabi ni Senator Aimee Marcos na hindi mababa ang supply. Sinabi ko, tama naman yung sabi ni, Senator Marcos yun, hindi mababa yung supply ng asukal. Artificial lang daw, ha? Artificial ang baba ng asukal. Asukal! Yung baba, yung shortage, artificial yung baba. Yan, hindi natural. Yung baba ng supply ng asukal. Ayun naman, oh. Ano bang tawa? Sabi ko ba na nakakatawa? Ikaw eh, ikaw kanina ka pa, sobra ka na, manangay mo, tinatawa ng kani Wener. Wener po, pangalan Wener. Pagtatawagin nyo si Boss Edgar, sabihin nyo, sisantihin nyo yung Wener na yon at tinatawanan ako. Wala namang sinasabing nakakatawa si Atty. Tupacio. At tawa ng tawa. Sabi ng Atty. Tupacio, at sinabi ko naman talaga na yung baba ng supply ay artificial. Oh, talaga naman sinabi niya yun eh. At pinaiigting na rin lalo ng gobyerno. Nasa may tubig ko. ang kampanya laban sa ano yung hoarding? Sinabi niya na sa akin yung pag-iimbak ba? Pag-iimbak. Oo. Oh. Parang ang sama ng pag-iimbak. Isanitize nyo pagkatapos ito kasi pag-iimbak. Kasi ka ng laway dito sa mikropono. Ay, sa inatasan ni Pangulong Marcos ang mga kaukulang ahensya na bisitahin, inspeksyonin ang mga warehouse. Ah.
ang mga ano ba yung warehouse sa Tagalog? Ha? Warehouse nga. Mm-hmm. Bodega! Oo. Hindi, bodega. Pokehouse yun eh. Pupunta ako dati yung bodega. Yung kumakanta si Florante, saka si Juan, si Freddy Aguilar, ha? Yung Banyuhay. Sabi ko ba yung bodega? Oo. Sa Arimita yata yun, di ba? Bodega, oo, di ba? Okay. At sabi naman nila, ay nagbubunga na ang kampanyang ito sapagkat may nakita pala ha, sa Giginto, Bulacan, ng 60,000 bags ng pinaghihinalaang inimbak na asukal. At meron ding suspecha ha, ang mga kinaukulan, ang mga may kapangyarihan. Gumagamit pa ba ng word na yon, Wener? Yung authorities, may kapangyarihan, di ba? Na yun daw mga dati nang na-issue na import permit para mag-angkat ng asukal mula sa Thailand. Ano ba yan? Mula sa Thailand ay pakag nire-recycle. Kasi baka dinidibdib nila yung sinasabi ng mga environmentalist na mag-recycle daw. Ha? Gamitin daw muli yung lisensya paulit-ulit na ginagamit. Kasi sayang daw yung papel. Kung itatapon din nila pagkatapos nila mag-imbak, ginagamit ulit nila. Tama ba yun? Nakatipid sila ng papel. Nagkakaroon naman ng aberya sa presyo ng asukal. Eto pa. May nakumpiska rin pala. Bukod doon sa 60,000 sa Giginto, 140,000 na bag ng imported na sugar. So medyo nagkakahigpitan na po. At talagang sinasalakay na. Ha? Sinasalakay na ang mga bodega ng asukal. Yan. Eto. Talaga palang tama yung chismis na nakukuha natin. Aba, teka muna. Para mas matamis ang araw natin, ha? Meron tayong live report mula kay Patrol 11 si Tina Nolasco, ha? Pagbuwag ng CHED, ha? At sa memorandum circular nito ukol sa unvaccinated at partially vaccinated students, ipinanawagan, ha? Ang mga detalye mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Go. Yes, Attorney Topacio, nandito nga tayo no sa pagtalakay ng Public Attorney's Office sa paumuna ni PAU Chief Attorney Perseida Acosta. Kaugnay nga yan sa diskriminasyon na naranasan ng ilang mga estudyanteng unvaccinated at partially vaccinated sa pagpapatupad ng isang polisiya o memorandum na inilabas ng CHED na nagmamandato sa mga estudyante sa kolehiyo at universidad sa bansa na magpabakuna versus COVID-19 para nga sa pagbabalik ng face-to-face classes. Kung saan igiliit dito sa pahayag nga ni Atty. Larry Gadoo na sa nagaganap pa yung press conference ng PAU na labag sa batas ang paghigit ng CHED at laban sa mga di bakunado kontra COVID. Anya, walang legal na basihan ang polisiya na hindi papayagan sa face-to-face classes ang hindi bakunadong mga estudyante sa kolehiyo at mga universidad sa bansa. Nanawagan din ito na alisin ang kanilang memorandum na kaugnay nga rito. At binanggit din ni Gadoon ang pag-alis ng CHED sa ROTC na anya hindi lang naman tungkol sa military kundi tungkol din sa pamamahal sa bansa. Gayun na sinang-ayunan din ito ni Attorney Erwin Erfe, Director ng Forensic Laboratory Division, ang kaugnay nga sa memorandum na inilabas ng CHED at ipinanawagan na i-abolish na ang CHED at gawin ng iisa ang DepEd at CHED para anya magtatugma ang kani-kanilang polisiya gayong ang DepEd ay pinayagan na ang mga estudyanteng hindi nga bakunado na makapasok nga o dito sa pagbabalik ng face-to-face classes ngayong araw. Ayon kay ARPED, labag din anya ang memorandum na inilabas ng CHED na hindi nga papayagan itong mga kolehiyala at kolehiyo itong mga hindi bakunado. Ay, Tina! Nandiyan yes, ka na rin lang. Tanong mo na kay PAU Chief Percy Rueda kung bati na sila ni Raffy Tulfo. Okay, mamaya sa ating open forum mamaya. No? Ngayon kasalukuyan pa rin umaarangkada itong press conference. Ayan, mapapanood din ito by Facebook Live sa page nga nito ni Attorney Acosta.
na ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Pawa. Ito si Patrol 11, pinalulas ko nag-uulat para sa Impilang May Totong Lakas, DWIC. Yan po ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Go, go, go. Yun si, ano nga pa, alam mo, kasama lagi namin niyang si Dr. Erfe, ha, noong yung kasagsaga nung dengbaksya. Kasi yung nag-autopsy yun sa mga biktima ng dengbaksya yan. At masaya na tayo kasi nandun na si Dr. Erfe. Pwede na natin sabihin, don't worry, be Erfe. Okay. At anyway, habang matamis naman ang nangyayari, ha, at patuloy na inilalaban ng PAW, ha. Alam mo dati, yung meron niyang yung opisina niyan, meron sila yung parang public information, ha. Yung Consumer Information Office ng PAW. Kaso mo hindi nila nagustuhan yung acronym, eh. SIOPAW. Ha, SIOPAW. C-I-O-P-A, SIOPAW. Kaya tinanggal nila. Anyway, sa notang yan, oy! Magbabalik ang ESS Auto Pasyo pagkatapos ng mga commercials, infomercials, advertorials, patalasas, paalalahan ng buhay, just in news, yes, breaking news, news break, at this morning flash report, breaking news, at kung ano-ano pagkatsurbahan. 1, 2, 3! Yera! Yes, yes, yo! Topasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topasyo! Kasama si Binibining Tala Zaldivar! Yes, yes, yo! Topasyo! Yaman, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo! Topasyo sa ating oras, alas 11:33 ng umaga. At syempre po, ha, sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Unang-una, all the way from Taipei, Taiwan, ha? Hindi ba kayo na babagabag dyan dahil na may napipintong posibilidad, ha, ng gera? Saguro, hindi naman, ano? Anyway, sabi ni Richard Ruiz, handa na ako, Torne. Naku po, kanina pa nakatutok areng tenga sa aking radyong malupet. Ay gayong baga, ay siya. Ay di wala stick. Paps, kaloy na kami sa programa mo at Tony, magandang umaga. And hello po kay Madam Gloria Arroyo. Sabi ni Rose Pablo, it's Monday again. Yeah ba? Good morning, Attorney Ferdy, at gandang Tala. RG Chell, have a blessed Monday morning, Attorney Topasyo and Miss Tala. Sabi ni Vic Nambustos, yeah ba? Sabi ni JS, may nakikinig pa ba sa inyo riyan? Tingin nyo, dami nga eh, ha? Ikaw nga, nakikinig eh. Si malditang lola, yeba daw, Ninoy is not a hero, sabi niya. O, patagal na natin sinasabi yan, eh. Pero ngayon lang, tumatalab yan. Si May Peker ay narinito rin. Si Precious Ariel, ha, hindi na natin po mababanggit yung iba, ha. Victoriano, Olivia Ignacio, Romy Malyari. Aroli pala, Romy Malyari, asawang ni Perlade, ngayon eh. Love team yun, di ba? Abutan mo ba yung winner? Yung si Romy Malyari, si Perla Adea. Uy, ano yun, ha? One of the most lasting showbiz marriages yun, ha? Hanggang ngayon ay sila pa rin, ha? Ha? Ito si RG Chell, Shodai Hokage, si Julius Barrizo, si Adrian Diaz, ha? Narito rin po, ha? At sabi niya, ha? Ito may nagsasabi kasi eh, oh. Na kung gusto daw palitan ang pangalan ng airport, dapat magpabaril din doon. Kasi doon binaril si Ninoy Aquino, kaya Ninoy Aquino International Airport. Sabi nitong si Isabel Merana, malaki pala sira ng ulo nito eh. Gusto naman aming palitan ha? Manila International Airport. Sinong babarilin mo? Si Manila. Yun naman ang gusto namin. Hindi naman namin gustong palitan ng iba eh. Oh, talagang mga ulalo talaga. Ang
Hindi naman totoo to, sabi ni Justin. Ah, sabi daw ni Lenny, yung death penalty na yan kasi nakakamatay yan. Teka muna, hindi naman. Hindi naman, sobra naman kayo. Fake news naman yan, hindi naman sasabihin ni Lenny yan. Pero paminsan-minsan parang naniniwala. Ang bihira, oo. Ah, eto si... si Pumadi nandito rin. Si Mongha, si Casper, ang Alembong party list ay narito, ha? Oh, yeah. Yan. O, sa, eto si Bong, si Kit Yang ay narito rin. Ha, marami po tayong mga kasama rito, ha? At ang mga hindi nang hindi mababanggit ang sabihin natin, si Miss Ed, abunjing-bunjing, ha? Si Lakay, hindi na natin mababanggit yan. Si James Romualdez, Christopher, my mind. My mind is a big oblivion of thoughts. Ang haba naman ang handle mo. Si Maria, si Slap Soil, hampas lupa Slap Soil. Ako, Unforgiving. John Chua, Bingbong Barak, hindi na mababanggit. Philippine Daily News Society, Zene Pumuseno, hindi na babanggitin si Ion G, hindi na babanggitin. Rocky Marciano, Victoriano, Ellie Dasher, at ang mga huling hindi mababanggit ay si Manuel Sevilla, si James Mamaril, ex Originex, Josan, at si I Am Introvert MJ. At syempre si si Michael Guy, ha, si Ryan Ang, at si Alex Cruz. Ano ba yan? 22, ha, nakabalik na sa Pilipinas. Ang manigayang pagdating Alex, ha. Alex Cruz, si Andrew Tan, William Gatchalian, nakikinig po sa atin yan. Si Katirso Peralta, Kachek Talay, Rolly Mendez Tomas, at marami pa pong iba. At sa lahat ng nakikinig po sa atin, sa lahat ng mga plataforma, free TV, free to air radio, digital radio, yung black boxes ay isang masigabong. Oh yeah. Oo. At habang nami-miss natin si Binibining Tal Saldivar, eto ha. Ay, eto, sabi ko nga kanina, di ba, Wener? Sabi ko, nag-aalboroto ang Mayon. Dapat na hinahanap ang kanyang anak ng Mayon na laging magayon. Alert level 1 na pala. Ha? Ha? At ang bulkan na ito ay nagiging noy-noy. It is exhibiting abnormal conditions. Ayan. At nagtakda na rin ng 6 kilometer. Sabi, ipaalala pala ito, hindi nagtakda, ha? Yung 6 kilometer permanent danger zone, ha? Na yun sa paligid ng crater, ha? 6 kilometers yun, ha? Na hindi dapat masukin. Dahil pag pumutok yung vulkan, yun ang unang-unang madadali, ha? Iyan. Ito ay... nga dapat na iwasan lalong-lalo na ngayon, ha, dahil medyo umuusok-usok na naman to ha. Eto, baka daw magkaroon ng sudden steam driven or phreatic eruption. Anong kaibahan nun, ha? Yung steam driven, pag yung lava, ha, ay tumama sa subterranean na tubig, yung sa water table, bigla magiging steam yon, superheated steam. Malakas po yung puwersa nun. Tunaw kayo ron pag tumamaan kayo. Yung phreatic naman, pag tumama yung lava sa molten rock, ha, na tinatawag na magma, ay magko-combine po yon, puputok yon, malapot naman yon. Malapot. Kita nyo, pinag-aralan ko pa. Pwede na ako mag-apply sa FIVOX. Yan, kaya nag-aalboroto na naman. Ha, ang Mayon, magiging malimit yata. Hindi kaya magkakaroon na ng big one at malakas. Ay, hindi naman siguro. No? Okay. Speaking of nag-aalboroto, ha, panay naman ang pag-aalboroto ng mga chuper, ha, sa mga chuper dahil doon sa no contact apprehension. Chupa Chenes. Yun ba ang tawag mo? Non-contact apprehension chumachenes. Kung magugulita natin, Wener, di ba? Last week ay nanindigan ang maraming mga local government units dito sa Metro Manila na wala daw karapatan ang LTO o ang MMDA na sila ay pagbawalan
na ipatupad tong no contact apprehension program. At sabi nila, hindi, pagpapatuloy naman yan, bala kayo dyan, bala kayo dyan. Ngayon naman, sige, sabi siguro, tama naman kayo, wala namang kaming karapatang ipatigil yan dahil sa local autonomy at we're all for that. Ano? Pero, nakiusap, sabi naman, kung hindi naman pwedeng patigilin, at baka naman pwede nating i-exempt yung mga public utility vehicles sa no contact apprehension program, kasi ngayon na pong nagbalik na ang F2F, ano, face to face, ay kailangan po ng milyon-milyong mga estudyante ng transportasyon para sila po ay makapunta sa paaralan at makabalik sa kanilang mga kabataan. Yan. At sinabi po nila, sabi ng LTFRB sa MMDA na baka naman pwede yung mga violators na PUV, tikita na lang. Ha? Ticket away na lang. Parang si Kwan, ano? Naabutan mo ba yun, winner? Si Joe Quirino? Ticket away, di ba? Oh, di ba? Pagka i-introduce niya, ladies and gentlemen, ay yung kakanta na, halimbawa, Mr. Rico Puno, ticket away! Tapos nag-interview sa parang sofa yun eh, di ba? Okay, thank you very much. Oh, will you please evacuate? Sabi niya, parang susunod na interview. Ay, nako. Sabi rin ng LTFRB na yung mga permiso nila ay talagang ginawa nila para yung ruta ay dumaan malapit doon sa mga eskwela. Kaya iniba nila yung ruta pansamantala para sa convenience, para sa kapakanan ng mga estudyante. So, wag naman masyadong wag nilang isitahin itong mga rutang ito kung baka sabihin nila out of line, di ba? May mga ganun eh, di ba? Ano tawag, out of line ba 'yon? Out of line yung ano, medyo wag muna nating masyadong higpitan 'yan. Pero sabi rin ng MMDA, sige, hindi na namin ipa-flag 'yan. Pero kung may iba silang violation, ha? Katulad ng yung no loading and unloading, lumalabag sila o sila ay lumabag doon, lumusot sila sa red light, ha? O nasakasaan nila yung mga estudyante, syempre, binangga nila yung kapwa nila. Hindi naman si Christian. Lalo na kung sinagasaan nila yung security guard. Talagang si Christian, ha? Kasi hindi maganda yun, ha? Sasakasaan yung security guard. Pangit na gawain po yun. Hindi kaaya-aya yun. Yan, okay, ha? At kumusta ang traffic, ha, Wenner? Kasi maaga akong umalis, eh. Masama. Masama na kasi nga, eto pala, ha, ay 33 ruta ang dating wala noong nag-pandemic. Binuksang muli, ha? Yan, sa mga buses. Sa mga jeep naman, 68. Pamandami. At sa UV Express na biglang tumitigil sa gitna ng kalye. Umayos-ayos kayo, ha? Mga UV Express, hindi kayo nakakuha. Bagamat kailangan kayo, hindi naman porket kailangan kayo, titigil na lang kayo bigla sa gitna ng kalye, ha? Ay 32 ang binuksan. Pondo tuloy. Nakita ko si Tito Pondo, eh. Binuksan ruta. Pambirang buhay. Pondo. Speaking ng ruta, ito magandang development ito, ha? Diba nung isang linggo ay dinidiscuss natin nakakahinayang na maraming mga
gusali dito sa Metro Manila. Eh, at sa ibang lugar na rin siguro na mayroong malalim at malayo na kasaysayan ay ginigiba na lamang, di ba? Nakakahinayang. Eh, alam mo, sa ibang bansa, eh, pinepreserve pa nga yan eh. Hindi lang yung harapan, original, original. Ha? Parang maganda kasi pagka iniiba mo yan, puro skyscrapers naman, puro bago, nawawala yung paggunita sa kasaysayan. Di ba yung High Ally Building, oh, di ba, ginibayo, ang dami eh. Ang dami ng ginibang, yung kung saan tinatag yung Katipunan, can you imagine, giniba. Doon sa Binondo, ang bihira naman, bakit nyo? Eh, napaka makasaysayan yun eh. Oh, grabe naman, ang daming na nagigiba. Eto, etong merong panukala na batas na ang Quiapo, yung lugar ng Quiapo, ay gawing National Heritage Zone. Parang yung kalye dun sa Juan Wener, anong kalye ba yon sa Vigan? Di ba may kalye roon na puro lumang mga bahay bago yung kalye makaluma din? Ay, ito, ang House Bill 3750 ay nagpapanukala na yung lugar po ng Quiapo Church, Plaza Miranda, San Sebastian Church at Plaza del Carmen ay gawing heritage site para mapangalagaan itong mga lugar na ito. Alam niyo yung San Sebastian, ang dami hindi nakakaalam nito. Di ba ang simbahan doon ay bakal? Di ba? Alam niyo po, ang nag-design noon ay yung nag-design ng Eiffel Tower. Ha? Yung bakal na yon. Kaya historical yan. Yung Plaza Miranda naman, yan ay, pag sinabi mo noon, di ba, may sinasabi sila pag may panukalang batas, madidepensahan mo ba yan? Mapagtatanggol mo ba yan sa Plaza Miranda? Ibig sabihin, yan ay synonymous na sa freedom of expression. Ha? Kaya dapat dyan patirahin si Maria Ressa. Oo, at lagyan ng rebulto. Kailang mahirap gawin yung rebulto, kailangan kulukulubot eh. Really ha, yung Plaza Miranda, di ba? Designated nga yata ang Freedom Park yan ngayon eh, yung Plaza Miranda. At yung Plaza Miranda bombing, yan, pag sinabi mong Plaza Miranda, yun agad ang papasok sa iyo eh. Ha? Na binomba po yung mga kandidato ng Liberal Party, pero magtataka ka, wala doon si Ninoy. Ha? Binomba yung mga kasamahan niya, siya wala. Nanonood siya sa bahay. Nagiginig yata. Oo, bago umamin si Joe Masiso na siya daw ang gumawa nun. Ha? CPP, NPA pala gumawa nun. Yung Plaza del Carmen, yan yung mga luma yan eh, ha? At ito ha, ito pala ang... ito pala, alam mo ba to, Wener? Trivia! Ang Quiapo pala ay pinangalan sa isang uri ng lumulutang na water lily na may makapal. Ha? At lunti ang dahon. Siyempre, alam nga namang kulay itim yung dahon. Dahon, kulay itim, chlorophyll yun eh. Parang, parang, ano, repolyo. Parang meron yata ako sa bahay noon. Quiapo pala yun, ano? Yung gano'n, ang bilis dumami kaya noon. Alam niyo yung Quiapo na yun sa bahay namin, ano? May isang parang kawa dyan na luma na binili ko sa antique shop. Bago sa tabi may garden. Nakita lang ako dalawang maliit ha. Siguro kasi laki ng yung bagong 5 piso. Dalawa. Sabi ko, pwede bang mahingi ko na to? Nakakatuwa ito eh. Lagay ko dyan. Baka pwedeng dumami-dami. Anak ng pati ngayon, hindi ko malaman kung anong gagawin ko eh. Walang biro. Nagtutula ka na sila palabas doon. Bumili pa ako ng isa. Napuno na rin. Bumili pa ako ng isang kudrado na parang ayoko kasing mamatay eh. Bumili pa ako ng isang parang kudrado na parang ceramic. Puno na rin. Anak ng pating, ang dami. Ako natatakot parang horror. Isang beses pag gising ko, puro Quiapo yung mukha ko eh. Ang ginit na. Tumatapot na yung Quiapo. Sinusugod na kami rin sa bahay. Pwede ba kainin yun? Hindi ba?
Subukan ko pagka may mga bisita ako, hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin kaya po. Baka isama ko sa salad, tingnan ko, eksperimentuhan ko kung mamamatay. Ano, masarap ba? Oo, masarap. Eh, kaya po yan. Malalaman natin na pwedeng kainin. Pagka sumakit ang tiyan at nagsukuran sa CR, eh medyo huwag natin na. Hindi na sila makakaulit. Hindi pero busy, ha? Oh, at yung pa... At yung palang kiya po. Yung palang kiya po na yan ay dating bagsakan ng mga kalakal noong kasagsaga ng galleon trade. Yan. Ha? Na nagdala ng iba't ibang uri ng kalakal mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Yan sa kiya po. Yan. Yan palang maganda. Alam nyo, yung galleon trade dumadaan sa Mexico yan, na noon ay colony rin ng Spanya, di ba? Kaya alam nyo, yung Spanish natin dito, may halong Spanish na Mexicano. Kaya pag ikaw ay nasa Madrid, pagka yung mga terms na ginagamit mo, ha? Ay, akala Mexicano, halimbawa, bibili ka ng fosforo. Ha, sasabihin mo, ha? Ha? Sabi mo, meron, sabi mo nun sa nagtitinda, do you have, ano, meron kayong fosforo? Do you have matches? Tiene usted fosforo? Yung fosforo pala, e Mexican na term. Ang sa Madrid pala, ang tawag na sa fosforo ay cerillos. Cerillos. Yan. Yung lighter, encendador. Yan. Mas iba yung term. Yung mamon, ang mabigat. Diba ang Mexican pala yung mamon. Yung kinakain nating mamon. Ang mamon pala is lang sa Madrid, yung boobs ng babae. Hindi, wala pero ay Google mo. Nalaman ko yan kasi meron doon bake shop, bibili ako ng mamon. Babae pa na may nagtitinda, sabi ko, kuwanto cuesta sus mamones? Magkano yung mamon mo? May muntik na ako masampal. Ang bira buhay, walang bira. Oh, pag sinabi mo nun mamon, ha? Yung boobs, masasampal ka. Sabi mo, sarap ng mamon mo, ha? Eh, talagang masisipa ka sa mukha ron. Ha? Oh. Eto, ha? Eto ang, mga hangganan ng akyapo na dati pala ay naroroon ang mga pinakamalalaking mansyon ng mga mayayaman sa Pilipinas. Ano na kaya nangyari doon? Sayang dapat na paper serve. Alam nyo, sa Europa, yung mga pagkalaki-laking mga bahay ng mga dating mga nobility na ano, mga duke, yung mga konde, ha, yung mga baron, hindi si duke ng ano, ha, yung si secretary duke, ibang duke naman yun eh, ha. Eh, yung mga duke, ha, yung mga count, ha. Hindi si konde, hindi si Manuel Konde, iba naman. Surya, si director yun, di ba si Manuel Konde? Oh. Hindi rin si Condes Nolasco, classmate yun eh, na naging pulis. Oh. Yung mga ganong malalaking mga tahanan, ginagawa nilang hotel. Boutique hotel. Kasi meron mga 16 rooms, may mga 20 rooms. Ang ganda. Kaya lang medyo pagka hating gabi na tahimik na parang may maririnig ko mga may yabag-yabag. Yun, ganun eh. Nakakatakot kasi luman-luma na eh. Ha? Parang marami ng mga taong namatay doon eh. Ha? Yan, oh. Mm-hmm. Eto. Ang hangganan ng heritage zone, ha? Doon sa West Evangelista. Di ba Evangelista sa Makati? Ah, ibang Evangelista, di ba bilihan ng surplus, di ba? Ah, hindi ibang Evangelista po ito. Sa North Escaldo at sa Northeast yung mga gusaling nakaharap sa San Sebastian at sa Recto. Ayan. At yan po ay papaun na rin. Bibigyan ng development. At may pondo po na magagaling sa pamahalaang nasyonal na ikinatuwa naman ni Mayor Hany Lacuna. Sabagkat, sabi niya, ba, ayos yan, no? Pagagandahin nila ang Quiapo nang walang gastos ang lungsod. Mga utu-utu. Ay, hindi na mali pala. Hindi, dapat talaga.
Dapat talagang pagantayin yan. Tama po yun, ha? At binabati ko po, hindi nakalagay dito sa ulat eh, kung sinong may akda nitong panukalang batas na ito eh. Oh. Si Chua, si Representative Joel Chua pala. Kasi, ha, siya pala ay kumakatawan sa dito sa Kwan, sa ikatlong distrito ng Manila na sakop niya ang Binondo, Quiapo, San Nicolas at Santa Cruz. At meron ba tayong breaking? Wala na. At sa notang, akala ko mag-e-extra na ako, may breaking pa eh. At sa notang yan, mga kasama, congratulations ha, Representative Joel Cruz, ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Tambayan. Kasama si Attorney Ahmed Paglinawan. Sorry Ahmed. Ulitin natin, Attorney Ahmed Paglinawan at si JP Varela. Yan. Sa ngalan po ko ni Binibining Tala Saldivar, eto po ang inyong lingkod, Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Chex Apil, Topasyo. Yeah. Nag-iiwan po sa inyo ng mga katagang susupin sa inyong pagnanasa, kikitil sa inyong kasalanan. Normal na formal tayo. At titibo! Stay in your fun! Na! Wag makikipin! 1, 2, 3! Hiyama! Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Binibining Tala Zaldivar.